Welcome back to our channel! Namiss ko po kayo. It's another vlog. It's another storyteller dahil hindi po tayo makalabas. Dahil sobrang busy ko nga po sa work. And I'm starting for couples of months na rin naman ako nagtatrabaho. And talagang almost, ano na ba, 2 weeks, 3 weeks na akong hindi nakakapag-vlog dahil talagang sobrang pagod ako pagkatapos ng vlog. Kaya nakapag-hair ba ng lola mo ng parang reyna-reynahan. Thank you for the Ross. Nung pumunta kami sa Ross, nakita ko to and it almost $5 to $4. Sobrang expensive pero feeling ko parang prinsesa ako kapag nakalagay siya sa ulo ko. And it's my favorite color. It's a pink. And katatapos ko lang din po ng meeting kasi dahil nga po it's my off today but kailangan ko mag-update sa mga trabaho. So, naisip ko na rin mag-vlog dahil gusto ko na rin pong i-share kung ano nangyayari sa akin dito sa Amerika for the past few months na hindi ako nakapag-update sa ating vlog. Miss na miss ko na mag-vlog, miss ko mag-update, magkwento sa inyo. And you know, busy rin naman ako sa pag-online business natin, sa mga pasabay natin. And we have a very good news. And in fact, talagang I'm so very happy kasi matutupad na ito in my greatest dream ngayong birthday ko. Actually, for 8 years kong nag-online from Dubai to Thailand to Philippines hanggang dito sa Amerika. Nasa puso ko talaga ang magtinda at mag-business ng kung ano-ano. So for me, malaking tulong ito for our family and for my savings. Alam mo talagang first na nakatulong ito is yung nakapag-ipon kami na first namin nakapag-travel ng anak ko sa Bangkok, Thailand. Ito yun, ayan. We're so happy kasi kahit pa online-online ka lang, malaking na itutulong ito financially. And sa 2 years kong nasa Pinas, doon ko rin kinukuha yung mga pambuhay ko, pang grocery, pang tulong ko sa magulang ko. And I'm so very happy, I'm so blessed. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin yung mga girlies na suki ko mula at sa Pilipinas, hanggang may mga bago akong suki dito sa Amerika na talagang very supportive with me. And gina-join nila ako sa mga online group nila at nakakabenta naman po tayo kahit papano. And for sure, sooner mapag-ipunan ko at mas marami pa po akong mga items and collections na pwede ipagbenta sa inyo. But alam niyo naman si Ma'am Shi, talagang marami nagre-request sa akin ng mga branded. So gusto ko talaga hindi lang picturean, gusto kong pag-ipunan para mismo dito na sa aming bahay nandun yung mga items. Like nung mga bags na nabili ko with Tommy, Puma, yung mga ganon, and then yung mga guests na gusto ko rin ipagbebenta, pinag-iipunan ko yan kasi ayaw ko nung pabalik-balik na lang sa shop or something. And good news, dahil may friend ako, naging friend ako sa outlet na talagang tumutulong sa akin at nagbibigay na mga bags, pictures, kung may mga gusto ako, and kung gusto ko silang ipagbenta. So, very helpful sa mga damit naman po, still in Bangkok, Thailand. Pero dahil nga, it's lockdown in Bangkok, Thailand, may mga kaibigan ako dito sa Amerika, at may good, very beautiful supplier ako sa San Diego na siyang tumutulong sa akin din to come ng mga collections galing Singapore and Bangkok, Thailand. But now, inubos ko muna yung mga natitira kong Bangkok dress. And thank you so much sa mga suki ko sa Pilipinas dahil talagang kahit nasa Pilipinas ako ay nakabenta ako. And this time, magsi-second box na tayo. Eto na siya! Ayan! Very happy! Yan yung updated ko sa business ko. Kasi yung first box na ito ay nakaalis na po 2 weeks ago. And for sure, parating na siya sa Pilipinas. At aayusin na siya ng mommy ko at pinsan ko para ma-deliver and ma-meet up kayo. But don't worry, ayusin namin siya and I'm personally ang magme-message sa inyo. At yung iba naman pong EJJRS at LBC, aayusin po natin yan para mas makarating po ng proper sa inyo. So yun naman yung mga updated na nangyari dito sa akin sa Amerika. I'm so happy kasi sobrang busy ko po sa trabaho and this work ko talaga is all around. So talagang kailangan maging malinaw ang pag-iisip mo. Talagang kailangan open-minded ka.
And so that's why if I'm nakauwi kami ng bahay, talagang kain agad, prepare agad na mga gagamitin for the next day, and then matutulog talaga. But for me, hindi rin ako nakakalimot na talagang gumising ang maagap, kasi kahit 10 yung pasok ko sa umaga, I was wake up talaga 7:15 para makapag-unat-unat, makapag-coffee, makapag-shower, makapagpatuyo ng buhok, mag-makeup ng konti. Alam niyo naman, hindi ako si makeup, pero gusto ko presentable ako pag tumapasok. And I have time din talagang mag-nubina every morning sa aking altar. Ayan yung altar ko, ayan. Talagang ugali ko and habit ko na hindi ako kailangan magdasal bago pumasok para mas mag-guide ako maghapon. Para sa gabi, personal prayers na lang din yung ginagawa namin mag-asawa. So, join kami doon. So, gusto ko kasi may energy and positive ako pag napasok. Kahit medyo alam kong hindi ko pa alam kung anong ibibigay na proyekto ng boss ko. But for me, from true prayers, nag-guide ako, nagiging alisto ko at nagagawa ko na maayos ang aking trabaho. Ayan! Tapos, masaya naman ako sa mga new co-workers ko. I have a Mexican, American-Mexican. We have Vietnamese. We have Black American. And we have Irani. It's the first time. It's from Dubai also. So, nakakaintindi ako ng salita niya from Dubai. So, nagka-close kaming dalawa ni Papi. Thank you so much. And also, a very good girl, American-Mexican with Ivana. Yes, Ivana ng aming Walgreens. Ayan. So, napakabait niya. And we're so very happy kasi kahit parang apat or five girls lang kami. Or I think it's not five girls. Juan, Ivana, Mirari, Patty, and me. I think we have five girls nga, I think so. Yes, five girls. Because yung other girl, na si Pretty Girl, na lashes kong kasama sa trabaho, is 18 years old, is also a part-time. Nakakatuwa kasi kahit bata pa sila at nag-aaral sila ng college, they doing part-time para kahit binibigyan daw sila ng allowance ng parents nila, they have extra income to provide their own goods. And it's very nice kasi sabi ko nga, siguro pagdating din ng anak ko dito sa Amerika, it's possible kung dito siya magka-college or sa Pilipinas, bahala siya. Basta ako, nasa likod lang ako, magtatrabaho ako at susuportahan ko siya along the way para gumanda ang future niya. And kung gusto niya magtrabaho or gusto niya mag-aral, I will in support with her. Pag kung nanito siya sa Amerika at napaibig siyang mag-aral kagaya nila, I support with her kung ano yung gusto niya. I'm so excited kasi pwede ko na siyang papuntahin dito very sooner. Pero gusto ko pa rin makapag-ipon, makapag-prepare para pag nandito naman siya ay talaga namang sagana ang aking anak. This is the purpose kung bakit din kami nagkatrabaho ng mabuti ng asawa ko. To prepare our good future, makatulong sa aming dalawang pamilya with Tan Family and Kusi Family, and makapag-ipon din kami sa aming retirement. Syempre, hindi palaging masigla. Kailangan din talagang mag-ipon at paghandaan ng future. And syempre, piniprepare ko din na mapatapos ko ng pag-aaral ng college ang aking anak para naman may maganda siyang kinabukasan ni Daniel future. Ayan. And I'm so happy kasi pinag-iipunan ko rin talaga itong very good news ko, but it's not good news. For me, it's very, very good news. Ayan. So, natupad na yung wish ko and sabi ko, it's about time. Kahit medyo crisis, pero nakapag-ipon na rin ako, napag-isipan ko na rin yon. And the helpful of the advice of my engineer cousin, what we call this, Mako, ayan, ang pinsan ko sa Manila na sobrang yaman na ngayon, and very, very proud ako kasi is a very successful sa trabaho niya. I think they have the own house right now, and talagang busy siya sa trabaho niya. Give me more advice about ito sa itatayo kong Palochina shop. Ito yung design na nakita namin. I'm so very happy kasi last day natapos na rin yung pagko-construct nung aming shop. At ibo-vlog ko yan with other vlog. So, updated sa bagong blessing sa buhay ko. So, I'm so happy kasi sa gusto ko talaga dun sa harap ng aming bahay. Nakiusap ako sa mami ko pangsamantala na itayo dun ang aking munting business at pumayag naman siya. For almost 8 years ko rin na nag-online business, mas gusto ko na talagang mini shop na lalagay ng mga items ko. Different kinds of items ko na galing ito sa Amerika or galing sa Bangkok, Thailand. Ayan. So, my mom and my daughter, and especially with Nanay Esperanza sa Pilipinas, sa tumutulong sa akin pa rin
rin na magbenta ng mga paninda ko. And tuloy-tuloy pa rin yung bentahan ko sa Pilipinas. Kaya naman, ay receiving extra income pa din. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Pilipinas. Kaya maraming salamat, Nanay Esperanza. And also with my mom, na talagang pagkailangan yun ang mag-picture and mag-send, tumutulong talaga sa, especially sa aking anak na si Daniela, na tumutulong din. Especially sabi nga niya, maganda rin na magkaroon kami ng business sa bahay. And sabi nga niya, pag nag-college daw siya, baka mag-join course na kami sa business na to. At lumago na to na maging business talaga namin. Actually, I'm starting 2013 sa Dubai. Mga nagbebenta lang ako ng mga bracelet. Ka-join ko dyan si FF, mga aking kaibigan, at si Joe. Natigagawa ako ng mga balutan and yung mga logo. And especially, I would like to thank to my boss, Miss Michelle, and the staff of Mercado Dubai na talagang bumibili ng mga items ko all over sa aming opisina. Ay talaga namang bumibili sila ng mga items ko and na-appreciate nila. Hanggang sa nagtuli-tuli na yan, hanggang sa pumasok na ako na maglagay ng mga sapatos, mga damit, at mga bags. And I remember, nag-enroll pa ako sa tahian kasi nga I was able to invest na talaga makapagpatahi ng mga dresses and mapagbenta ito. Natupad naman to sa Pilipinas, nakapagbenta ako ng mga dress. And I way back na 2016 na nasa Thailand ako, talaga namang nakahakayat ako ng mga fashionista. Nakita ko yung mga suppliers na mga mumurahin. So I started na mag-ipon at dalhin sa Pilipinas at makapagbenta ako. Yun yung mga update ko. Napakahaba ng sinabi ko sa business ko. Kasi I'm so talagang pagdating sa gabi, talagang chine-check ko yung group chat namin. Talagang pino-force ko yung mga items na natitira, pinagbebenta ko sa tulong namin ni Nanay Esperanza. Kasi minsan nade-delay din yung mga response ko dahil pagdating ko sa trabaho, hindi ako masyado nagsi-cellphone. Syempre, kahit allow naman mag-cellphone, gusto kong matapos din na maayos ang maghapon kong trabaho. Especially, my work will be 10 o'clock in the morning until 6:30 in the evening. So, pinipick up ako ng asawa ko, sabay kami pumapasok ng 10 kasi hindi pa ako marunong mag-drive. But hopefully, pag nakapag-ipon and I have enough of time, sabi ng asawa ko, kailangan ko na mag-aral. Pero nakakatakot ang kalye sa labas. Hindi ko alam kung paano ko imamindset talaga na kailangan ko talaga mag-drive para pagpasok ko sa trabaho o kinakailangan na hindi ko talaga siya kasama. And ayun nga, maglabas ko naman ng 6:30 ng hapon. Kailangan namin mag-wash out agad, i-laundry agad yung mga ginamit namin, and to prepare for the next day habang asawa ko is preparing for our dinner. Tapos nakain na kami ng dinner kasi i-fix ko na yung kitchen. Tapos at a couple of hours, manunod kami ng Netflix. Magkukumustahan kami yan kung ano nangyari sa office niya, nangyari sa trabaho ko. And after that, we have a prayer time. Then we go to sleep. Then another day na naman, gising na naman ng 7:15 in the morning. Then, pag Sabado at Linggo naman, yan yung mga times of Friday talaga is I'm collecting my laundry, linis ng banyo, linis ng kusina. Then, pagkagising ko na umaga ng Sabado, kahit tanghali kami gumising because my husband is the duty para magluto ng brunch namin or lunch and breakfast namin. Ako naman naglinis ng room namin and konti ng salas. Pag nakapagpahinga ng hapon, we're planning to go out or kung hindi naman, dito lang sa bahay, nuod ng TV, merienda, bonding. But especially pag Sunday, we prepare to go to church. Napaka-importante ang magsimba. Hindi namin nakakalimutan yan. Lalo na ngayon, we're fully vaccinated naman and sa church naman, it's allowed na magsimba na. But I think the protocol is 100% vaccinated ka din dapat talaga. And using your mask, hindi pwedeng walang mask. At the couples before, way back nung May to June, kokonti ang nagsisimba kasi they'll be afraid. Pero ngayong nag-August na, madaming na nagsisimba talaga. And I think everybody's fully vaccinated. Sometimes they announce naman in the mask kung talagang fully vaccinated ka or anong mga regulations or protocols na dapat mong gawin. So, I think it's very safe. And gusto man ba naman namin na magsimba ng sobrang malalayo, hindi namin magawa kasi we try na sana magsimba with different kinds of church dito sa Amerika. Kaya lang, pinili na namin yung safety nest kami na palaging may mga protocols na
kailangan gawin. So, parang feeling namin mag-asawa, dun kami updated. Wait! Sasagutin ko muna ang telepono at natawag ang aking asawa. Wait lang! Ayan, tinawagan niya kasi ako dahil kung ano daw ang ginagawa ko. Kasi ang lakas ng ring dito, yung ano niya. So, dahil off ko ngayon at kailangan ko magpahinga, so I try na makapag-vlog at masingit dahil sobrang miss ko na kayo. So miss ko na magsalita, magkwento, ng updated ko or anong buhay ko dito sa Amerika. It's not very easy for me kasi dumating din ako sa culture shock. Even though I was in the war, sinasabi ko nga to sa isang special friend ko na si Joanne na nasa Alaska. Hi Zizi! Ayan. I think last Sunday, nakapag-banding kami, nagtawagan kami, updated. So, nakapagkwentuhan nga kami na talagang minsan, I was in the war, dinadayo ako ni homesick. Talagang tumutulo yung luha ko. Pero, luha na masaya, luha na... Hindi ko na-expect na nakarating ako sa Amerika. And, syempre, parang ang dami kong pinagdaanan talaga sa Dubai, sa Thailand, kumbaga in the propers, alam mo yon. Pero sabi nga nung BFF ko na si Ruby sa Dubai, lahat naman ng nangyari from the past, nagkamali ka man, o hindi man maganda yung nangyari mo, it's a good lesson na lahat ng tao ay may chances na magbago. At hindi naman masama lahat ang mga ginawa mo para malungkot ka ng husto doon, ano. It's part of it na dumaan ka sa mga pagsubok na hindi mo ni-expect, na hindi maganda yung guidance na nangyari sa'yo. But God is good, from your prayers, talagang binibigyan ka pa rin ng magandang directions para tuwid-tuwid na yung pupuntahan mo. And for me, I'm so very happy, I'm so very lucky na talagang sabi ko, ba, for me, pa-proud ako sa sarili ko. Tinataas ko yung sarili kong ano ha, bandila at saka upuan na, aba, kahit nasa Amerika na ako, nakakapag-apply ako ng trabaho, I can speak well. Pag sinabi ng boss ko na gawin ko to, ganito, nagagawa ko siya. And most of me, I have American, Black American na kasama sa trabaho na talagang sabi niya sa akin na, nakakatuwa ka kasi talagang nag-a-ask ka at hindi mo talaga tinatry. Kasi meron daw sila dati before na mga tauhan na talagang sobrang yabang and laging akala mo alam yung ginagawa tapos hindi naman. But for me, they very proud of me kasi lagi ako nagtatanong sa kanila na I do this one or I have to arrange this one or something like that. So, sabi nila, good yan kasi it's a chance na matuto ka na may advice din with your co-workers, kapang workers. Yun, so for me, proud ako sa sarili ko kasi for almost 2 months ko pa lang din sa Amerika. And nung na-receive ko na yung aking green card, so I'm starting to work and I'm so blessed. It's the nearer at home, 10 minutes to walk, and sobrang bait ng boss ko. Alam mo, tuwing nandunubi na ako kay St. Jude, talagang simula college talaga ako, nandunubi na ako kay St. Jude. Sabi ko sa kanya at kahit kay Mama Mary, kay Papa Jesus, kay Immaculate Conception, talagang sobrang dedicated din ako magnobina dyan. And kay Mahal na Birheng Fatima, yan. Talaga yung mga yan ang mga pinag-aralasal ko. Screamer lang, no? Syempre, iba-iba tayo ng religion, but isinishare ko lang sa inyo kung paano ako nagpapasalamat sa mga blessings na nare-receive ko in the past that nanalito ako sa Amerika. Dahil dun lang ako huhugot ng lakas. Also, with my husband, syempre, kina mommy at daddy, kahit nandyan yung support at pagmamahal nila, malayo pa rin sila sa akin. And ganun din yung support ng aking anak. And some of my good friends, na true friends ko talaga, na very supportive, eh nandyan din sila. Pero syempre, ikaw pa rin ang masusunod sa sarili mo dahil ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran at buhay mo. So for me, talagang sabi ko, bigyan ako ng mabait na boss and mabait na boss, mabait na kasama, kaya ko yung trabaho, and hindi ako mapapaya sa asawa ko. And very good news talaga, kasi talagang ano eh, ang boss ko ay parang si Mama Mary. Palagi siyang okay. Yes, Maria. Because they calling me Maria. Hindi nila ako tinatawag with my second name or first name na Denise. Ang tawag nila sa akin is Maria. Very short na madaling matandaan. Kaya they always call me Maria. So, sabi ko, grabe talaga. God is
grant me or natupad talaga na nabigyan ako ng boss sa sobrang bait. If I'm asked, lalo na nung birthday ni Dingo na ni Sweetie, na sabi ko, you know, this is the first time that my husband will celebrate a birthday. Nakasama ako. So sabi niyo, what time you going home, Maria? Sabi ko, I'm going home 6:30 and we're planning to cook in the house or order outside and they have some simple celebration and we have a small cake. So sabi niya, oh my God, it's a very, very exciting kasi this is the first time na magkakasama kayo. So sabi niya, okay Maria, you go home 5 o'clock. So you have 1 hour to prepare and surprise your husband. So kaya naman nakapag-decorate ako ng konti sa aming kusina kasi doon kami nag-celebrate ng aming ng birthday ng asawa ko. Ito yung mga pictures. Ayan. So talagang napakabait niya. Yung talagang grabe, wala akong masabi. Kahit sa mga kasama ko with Ibana, Patty, sobrang nakaiba talaga yung doing your best. Ganun lagi. Kasi alam mo, feeling ko pag Pilipino ka, for me, doon lumabas yung medyo nahinaan ako ng loob sometimes. But, wala eh. Alam mo yun, kailangan mo talaga mag-focus. Kailangan mong lagyan ng or mindset yung sarili mo na you have to work kasi you have a goal. You have obligations to do na sa ibang bansa ka. Wala kang matatakbuhan, wala kang malalapitan, kundi sarili mo. Kayo lang mag-asawa ang joint force or hawak kamay. And through prayers, dun lang talaga kayo kakapit. So for me, lagi kong pinipray yung safetyness namin, yung kalusugan namin, and syempre yung bahay namin na safety kami sa araw at sa gabi, sa mga nakakasaluma naming tao na maging safe kami sa COVID or anumang karamdaman. And wala kaming mga problema at mga masasamang tukso na maliwan namin. Lagi ang aking pinipray. And thanks God naman, for almost 3 months I've been here in America. God is good for me. All my prayers is granted talaga. And iba. Iba talaga. So, for me, iba't ibang karanasan from Dubai, from Thailand, from United States of America. So, iba-iba talaga. But for me, sinishare ko lang ito sa inyo. Syempre, yung mga OFW dyan na bagong dating and petitions ng mga asawa nila. For me, talagang dadaan ka sa depressed, dadaan ka sa lungkot, sa homesick. Pero for me, pinaglalabanan ko yun. Mas ginagawa kong busy time yung sarili ko. Nagpo-focus ako sa online business ko nung wala pa akong work. And hanggang nakaisip ako ng business ng pasabay. Para sa ganun, mas nalilibang ako and I have only extra income. And I'm so blessed kasi talagang maraming tumangkilik, maraming bumili, maraming nagpasabay. And very good talaga yung nangyari. Kaya naman tuloy-tuloy tayo, naka-second box na tayo. And this December, magta-third box tayo. So, yun yung mga karanasan na sinishare ko lang sa inyo for almost 3 months or 2 months ko nandito sa Amerika na nag-start ka na magtrabaho, hanggang dumating ka, hanggang dumating yung green card mo, hanggang hindi mo alam kung ano yung protocol na mangyayari sa buhay mo. And happy ako kasi may mga ibang kapitbahay ako na nakakainikan na namin ngayon and nakikilala na rin kami. And yung mga new friends ko dito sa Amerika, mga Pinoy din, na sobrang babait, lalo na sa pagtulong sa business. At saka sa mga nagbibigay ng advice ko ano mga magiging trabaho. Meron din mga kapwa Pilipino nag-o-offer ng mga works and part-times. Maraming maraming salamat talaga. Alam mo, hindi din talaga tayo nabubuhay sa island ng mag-isa. Kailangan din natin mag-explore. Kailangan natin lumabas ng pintuan para makita natin kung ano ba talaga ang meron sa mundong ito. Ayan. So, for me, it's about time na talaga na to explore. Medyo takot pa rin ako sometimes, lalo na kapag mag-grab ka. But, syempre, kailangan maging matatag ka. Sabi nga nung isang kasama ko sa trabaho, huwag kang magpakita ng takot. Dapat mas energetic ka, mas powerful ka sa mga makakatagpo mo. Kasi, ikaw lang din talaga ang magliligtas sa sarili mo. So for me, marami na ako natutunan. Feeling ko nga, nandito ako sa Amerika, I'm almost 1 year na nandito. Parang ganun yung nararamdaman ko kasi ang dami-dami ko na talagang naranasan. So,
May mga times na nagpo-post office ako na medyo nataraya na ako, na hindi ka kailangan tumiklop. Kailangan maging matatag ka pa rin, no? Yung hindi ka pa rin magpasindak sa kanila kasi, hello, hindi ka nagpapakain sa akin para sindakin mo ako and wala akong kasalanan sa'yo para ganyanin mo ako. So, natututo na akong lumaban sa ganon and sa tamang pamamaraan at tamang lugar naman, di ba? Hindi naman yung magyayabang ka na, ganun, di ba? So, kailangan mo lang ding ipagtanggol ang sarili mo. But slight lang naman yon. So, ano pa ba mga kwento ko? Wala na naman. And I'm so happy kasi yung sa work ko na-enjoy ko, kahit sobrang lamig dun sa loob ng aming trabaho, nakakatawa nga dahil sila ay malalaki ang katawan. Kahit medyo tumaba na ako dito sa Amerika, nilalamig pa rin ako. So, lagi ako, or naging collections ko na talaga ang cardigan. Napakadami ko ng cardigan. Almost pag nagsisale, bumibili talaga ako. Nag-extra pera talaga ako doon kasi, at saka mini sando. Kasi talagang, I want, so also din na-save yung sarili ko, no? Mahirap din magkasakit, mahirap magpa-doctor, magpa-hospital. Oh my God, ayoko talagang mangyari yun. So, yung mga advice ng mami ko na magsando ka, magcardigan ka, hindi ako nahihiya. So, as Kikay naman ako, I'm very colorful dun sa mga cardigan ko. Kagaya nito, ayan, naka-cardigan ako, ayan. At saka ito, naka-cardigan na naman. Lagi ako naka-cardigan sa trabaho. And siguro nagustuhan na ng boss ko na lagi ako na okay na sa kanya, naka-cardigan ako. So, yun lang naman. Wala pa naman akong pangit na nangyayari dito. Sa relationship naman namin mag-asawa, sobrang happy kami. Mas nakilala namin ang isa't isa. Mas nalaman namin yung mga kahinaan namin. Na-discover din namin kung sino ba talaga kami. Kasi for almost 6 years din na on and off yung pagpunta niya sa Pilipinas. Pag-aayos ng petitions namin. But God is good dahil talagang binigyan kami ng pagkakataon to start together. Siyempre, mahirap lahat sa una. Kailangang i-budget, pag-isipan, pag-usapan or something. But kami, nagsiset kami ng goal. Hindi kami nagmamadali sa lahat ng anumang pangarap namin. I think God will be provide us step by step. Alam mo yun, para nag-start pa lang naman kami sa panahong ito. And gusto rin namin may mapatunayan kami in the near future. Pero hindi kami nagmamadali. We have set our goals. We enjoy our life. And we treasure the moments na every time kami magkasama, kapag kami kumakain, talagang sobrang nagkikwentuhan kami. Nilalabas din namin yung mga, may mga sama kami ng loob na mali ba ito, tama ba to. And I'm so happy and lucky kasi hindi kami nag-away ng asawa ko. Napakabait ng asawa ko. And for me din naman, wala naman kami dapat pag-awayan kasi we're so busy sa trabaho. But hindi kami nakakalimot din kahit nasa trabaho kami nagtatawagan or nagte-text kami. Ito, kumustahan sa isa't isa. And syempre, I will check kung may pagkain siya, okay ba sa office. And yung safetyness niya sa pag-drive niya is very important. Lagi kong pinagdadasal yun. And syempre, yung kalusugan namin, lagi rin namin pinag-iingatan kasi ang hirap magkasakit, lalo na dalawa lang kami dito. And yung paglilinis ng bahay, natutuwa ako kasi minsan nagbo-volunteer siya, magigitla na lang ako. So, lalo na yung pagluluto, oh my God, ang asawa ko lalo na siyang gumagaling sa pagluluto. Sa paglasang Pinoy, maraming salamat dahil nagagay talaga siya. So, yun yung mga happy moments na meron kami. And minsan gusto man namin lumabas, pero pag talagang pagod ka sa trabaho, talagang you have time talaga na matulog or manood ng movie. Or magmeryenda kayo sa loob ng bahay. Yung chill-chill lang talaga. But hopefully kung talagang medyo okay na yung COVID or something, we're planning for the Labor Day na magpumunta sa LA. Planning namin mag-Beverly Hills and para makapag-vlog din. Ayan. And saka ma-enjoy din namin yung dalawa na makapag-travel kami. The last time we traveled, na-meet namin yung friend ko nung high school. Sa Tongho, pumunta kami ng LA. Yan, nagkain kami sa Max. Ito, si Cecil, dahil birthday niya. Ayan, na-miss ko yan. Napakabait niyang babae nga. Napakadaming kwento namin. Kaya lang talaga, short of time. Dahil may biyahe pa sila. I think, papuntang San Francisco. I think, 6 hours or 5 hours pa ang biyahe nila pa uwi ng kanilang bahay. Kaya sayang, hindi na rin kami masyado nakapag-checkahan. But we promise na makapag-ipon at we have extra time. Kami ang dadayo sa kanila kasi gusto namin bumisita sa San Francisco. So, yung naging
medyo ko naman or first time ko nga San Diego, hindi ko na na-vlog, hindi ko na na-upload, sobrang haba. But I have time talaga, siguro i-edit ko yan para mapanoodin nyo. And yung kitchen tour natin, I think next month, tutuparin na natin yan. Alam niyo naman, wala namang pagbabago sa kitchen namin. Tama lang yung nilagay ko para mas madaling malinis. Kasi gusto ko ay ayoko na masyadong makalat, madaming dekorasyon. Yung tama lang yung kailangan lang namin. Hindi naman permanent yung pagtira sa Amerika, kaya hindi mo kailangan ng marami-maraming gamit or bili ka ng bili. Mas maganda lang yung mga nagagamit ninyo and napapakinabangan na matibay naman talaga and for sure tatagal na makakasama ninyo. So, kung mapapansin ninyo, talagang sobrang kahit pagod ako, I have time talaga na maglinis. Ayoko na malagkit, ayoko na may amoy. And ito yung kitchen namin, ayan. So, paratili ko yan every night talaga. Walis yan, linis yan, punas yan. So, pagising ko ng umaga, walang kalat. And then, pagdating ng gabi, konting linis lang uli talaga. But actually, piniprepare din namin pag-ipunan ng aming salas. Soon, mayroon na rin kaming pan-decorations. Pero, before Christmas siguro, maaayos na namin siya. Siyempre, kailangan step by step din, ano? Tama lang sa pagkastos, kailangan mo rin i-budget dahil maraming din tayo mga obligasyon na kailangan unahin. And, siyempre, kailangan din natin mag-save. Hindi naman kailangan pag tayong katrabaho ay labas-labas tayo. Kailangan lang titira pa rin tayo para sa ating sarili. Hindi natin alam ang nangyayari sa panahon ito. Kaya kailangan din talaga nating magtipid at isipin ang mga kailangan nating bilhin. At syempre, mas maganda rin tumulong tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Yan ang importante, bakit tayo kailangan magtrabaho. Diba? Good. And yun lang naman ang aking chika. And babalik naman ako sa trabaho. I think iba yung schedule ko for this day. I think I have 9 o'clock to 5:30, so medyo magaan. So, pag maaga pang labas kong 5:30, lumalakad na lang ako pa uwi. Total maliwanag naman and safety naman. And medyo mabilis lang ako maglakad. Alam mo, minsan kasi may mga homeless na makikipag-usap sa'yo and advice ng mga kasama ko at asawa ko na huwag kong kausapin kasi it's danger daw. Ayan. So, syempre, kailangan mo rin pag-ingatan ang sarili mo habang naglalakad ka. And ano pa nga ba? Wala na naman. I'm so excited for my birth month. Marami na naman ako siguro mga items na ipagbebenta. Nagsosearch lang ako ng mga tamang suppliers at tamang price para hindi kayo mabigatan. And I'm so happy kasi yung mga ginagawa akong vlog, nagbebenta ako. Ay maraming salamat dahil nakakabenta ako at marami pa rin nag-message sa group chat namin. Importante yung group chat ko talaga. Talagang inaalagaan ko mga girlies yung tiko na sobrang babait. Sobrang supportado talaga sa akin all the way. Maraming salamat. Kahit ito sa Amerika, maraming salamat. Lagi ko kayong kasama sa prayers ko. And thank you so much and God bless you all. Yun lang naman ang updated ko. Wala naman akong dapat i-update. I'm so excited sa big kong pa-birthday. Ito na nga mini shop ko. And i-separate vlog natin yan. Kung kukwentuhan, bakit kailangan na mag-umpisa, saan ba nanggaling ang budget nito, bakit ganito. So, pag-umpisahan na natin yun. Matagal ko na rin talagang dreams sa buhay ko. Pero mga kailangan unahin. And kailangan obligasyong gawin. But if you have enough of budget naman and planning for that na hindi naman ganun kalakihan at kayang-kaya naman. At may mga sponsors na ng mga decorations sa loob ng tindahan. May mga mag-donate na ng mga kagaya nito. Sofa. Ayan. Gusto ko yung sofang theme. And ito yung mga designs na gusto ko. And hopefully soon talagang matupad na talaga siya. So, excited ako kasi one of my wish, you know, isa sa pinagkatrabahuhan ko, pinag-iipunan ko. And it's about time naman na gawin ko to. And kahit ko naman siya pagkagastusan, alam ko naman in the near future, makakatulong ito on financial needs namin talaga. Ayan. So, I'm happy naman sa lahat naman ng mga blessings na nare-receive ko. Hindi ako nakakalimot makatulong, lalo na with my parents. And syempre sa aking anak, especially. And saka dun sa dalawang pinsan ko na talagang special din sa akin, na sobrang babait naman sa akin. So, gustong-gusto ko silang tulungan. Kaya one of the purpose kung bakit ko rin pinagkatrabaho ng vlog ko, kung saan ko rin dinadala ang sahod ko sa vlog ko, talaga namang hindi ako nakakalimot makatulong sa kanila. Sabi nga,
if you have little blessing, bakit hindi mo i-share sa iba kung kaya mo naman. And happy ako kasi every month natutulungan ko sila, dahil lalo na ngayon sa crisis na to, nahirap din sila. Monthly nakakatulong ako sa kanila. Hindi ko na sila i-mention, pero talagang masarap sa pakiramdam, matulungan mo din sila. Hindi man sila gano'n nahingi ng tulong, but for me, dalawang kamay kong i-share yung aking kamay para matulungan sila, lalo at kaya ko naman. For all the way na blessings na meron ako, ayokong maging madamot. Masama ang maging madamot, alam mo yon. If you want to be happy at kaya mo naman mag-share, mag-share tayo, di ba? And sa dami ko rin pinagdaanan, from Dubai to Thailand, hindi man magaganda ang nangyaring experience, pero God is good, lahat ng tao ay pwede magbago, lahat ng tao ay may chances na maging masaya, maging matino, maging maayos lahat. And this is it, ito na yung binigay sa akin, kaya naman pinag-iingat at pinaghahalagahan ko na talaga ito. Ayan, so yun lang naman yung mga kwento ko, baka nabobored na kayo sa akin, na-miss ko kayo, na-miss ko mag-chika, na-miss ko magkwento, na-miss kong i-share kung anong buhay ko dito sa Amerika. Sana nag-enjoy kayo sa ating storyteller at sa aking pa-hairband, ayan, from Rost, ayan. So, napakaganda. Enjoy na enjoy ako. Alam mo, hanggang ngayon, I'm collecting hairbands. Soon, ibablog ko sa inyo kung ano na mga collections ko dito sa Amerika. Tuwing nasahod ako, I always think na pasayahin din yung sarili ko. Siyempre, kailangan ko rin naman ang bigyan ng kaligayahan ng sarili ko kahit papano. And kapag may bariya ako sa hairband ko, inire-release yung happiness ko. Or sometimes, pinag-iipunan ko dahil gusto ko ng mga bags. Hindi ko man mapigilan, pero talaga nakakabili talaga ako. But kung hindi naman kinakailangan, talagang nandyan yung asawa ko at sumisigaw na, wag na, wag na, wag na. So, madami, madaming changes. But masaya talaga ako. Iba yung buhay talaga na kasama mo ng husband mo. You prepare your goal, your dreams, na mas napag-uusapan ninyo. Mas kapit kamay nyo na paghahandaan, na pag-uusapan kung ano ba talaga yung mga tama o mali in your life, and ano ba talaga yung mga goals or set of dreams ninyong dalawa in the near future. Ayan, so soon, mag-vlog uli ako, and i-share ko sa inyo kung anong good news on my near birthday month. Ayan, so excited ako for my 41 years old, and baka this week din makapag bathroom tour na tayo at closet tour. Ayan, yung pinaghahandaan ko kasi talaga naman todo linis din naman talaga ako. So, gusto kong ma-share sa inyo kung paano talaga mag-organize o maglinis. Yan ang din ang purpose ng aking pagbablog. Gusto kong i-share lagi yan sa inyo. And hopefully, hindi lang tayo maging safe sa ating katawan, kundi sa ating kapaligiran para mas lesser din tayo sa mga sakit. Ayan, so dito ko natatapusin ang aking vlog. Masyado ng pahaba. Mahirap na mag-edit. Baka tamarin na naman ako. Ayan. So, maraming salamat po sa mga new subscriber ko. At saka sa mga nanonood ng vlogs ko. Nakikita ko naman na umaangat ang mga viewers ko. Maraming salamat po talaga. At umangat din po ang subscriber ko ulit. Kahit hindi na ako masyado nakakasilip sa pag-YouTube. Ang anak ko na nag-hold ng YouTube ko. Sabi nga niya, Ma, hindi na nag-YouTube. So, dahil busy nga ako, but ngayon nagkaroon ako ng slot of time. So, in-update ko lang po kayo kung anong buhay ko dito sa Amerika. I'm doing fine. Masaya po ako. And ibang buhay ang meron talaga dito. So, kailangan talaga nating paglabanan lahat to. And kasama natin ang prayers. And for sure, magiging matibay tayo. Ayan! So, maraming salamat po. Mag-ingat pa rin po tayo dahil padami ng padami ang kung ano-anong virus na dumarating. So, isa lang ating buhay. If ever to say na mag-lockdown at sinabing nasa bahay lang tayo, sa bahay lang po tayo. Lalo na kung may mga online works tayo or kung kailangan talaga mag-stay. Pero alam kong napakahirap sabihin yan, lalo na kung wala tayong financial stable. But for me, I know the government will be help. Sana, ipagdasal po natin yan, ano, para po tayong lahat ay maayos. And I hopefully, everybody will have a vaccine. Napaka-importante pong magka-vaccine para ma-safe po tayo. And yung mga anak po natin na hindi pwedeng vaccinan, i-safe po natin dahil I think almost bata po ngayon ang nadadapuan ng COVID. Kaya naman yung anak ko ay nagpaturukan ko rin ng flu. And lagi lang din siya nasa bahay. Hindi talaga kami nagpapapasok ng kahit sino. Napakahirap.
kahit delivery ng bigas, delivery ng tubig, lagi lang gawin na sa gate. Tapos talagang sanitize ang sabi ng mami ko. Pagagaling sa palengke, sanitize lahat. Ligo agad kung sino man ang lalabas. And then very important talaga is you take your medicine, your vitamins para may mas panglaban ka. Take rest at kumain ng sapat para mas malakas ang immune system nyo. And syempre, huwag kalimutan ang mag-prayer talaga, magdasal. Hindi ko naman sinasabi, iba't iba tayo ng paano tayo mag-pray or iba't iba tayo ng religion. But for me, mas matibay talaga yung prayers is laking sandara talaga ito sa araw-araw. Ayan! Ito na lang po talaga, nagkatapos. And marami pa akong dapat gawin. Ang dami ko pang trabaho. Actually, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung mga orders sa akin and payment sa video. Lahat mga nagbabayad kong customer, maraming maraming salamat po talaga. Hindi matitigas ang ulo ninyo. So, maraming maraming salamat. Makaka-order pa kayo pag gano'n ang mga attitude, diba? Ayan. So, thank you so much for watching my vlog. Na-miss ko po kayo. This is a simple update lang po sa nangyayari sa buhay ko or diaries ko dito sa Amerika. Wala naman masyadong bago kasi kundi trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yan ang po ang buhay dito bilang OFW. And I think mapag-ipunang makauwi sa Pilipinas kapag wala na pong COVID next year. Ayan. So, maraming maraming salamat po. Always take care of yourself. And pag-ingatan po talaga natin dahil ang hirap magkasakit. So, ito na po yung tatapos ang aking vlog. Don't forget to push my bell every time I have a new vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again next time, guys. Stay safe. I miss you guys. Bye!